Hello, what's up mga kabakyard? Welcome back po dito sa ating YouTube channel. At for today's vlog mga kabakyard, may papakita na po ako sa inyo ngayon. Makikita niyo yan sa likod natin mga kabakyard. Iba na naman po, di ba? Dahil nandito na po tayo sa ating new location mga kabakyard. So itutour ko po muna kayo dito mga kabakyard. So pakita ko sa inyo, medyo maluwag pa dito, kulang pa yung mga tipis kasi yung mga in order kong tipis by Sunday pa po matatapos lahat. So wag na natin patagalin, tara na! Like a Hellcat. So welcome back mga kabakayard. Na yan, makikita nyo mga kabakayard, oh. Yan na po yung itsura po nito. Yan. 'Di ba? This is it na mga kabakayard. So malapit. Ito na po yung umpisa ng ano ng yung pagpaparami talaga natin dito kasi nga halos makakagalaw na tayo dito ng maayos. Makakapag-breed tayo ng maayos dito mga kabakayard. At talagang mapaparami na po yung mga limited golds po natin dito mga kabakayard. So hindi na sila limited. Talagang magpo-full blast po tayo ng mga limited gold po natin mga kabakayard. So yan mga kabakayard, kita nyo. Wow, laki mga kabakayard, si ba? Maliwalas, maluwag. Tapos marami akong marami akong naiisip na hindi ko kayang gawin dun sa kabilang location kasi nga nagre-rent lang tayo dun. At least dito, pinagkaloob na po sa atin ng aking tito. What? Well, I'm out, man. So, yan mga kabakayard, ha. Tour ko muna kayo mga kabakayard. Yan. So, ito mga kabakayard, ha. Yan. Yan yung kabuuan mga kabakayard. Na napalagyan na natin ng mga bakod para medyo secured po yung ating ano, mga manok. So yun part doon, kulang pa. May mga yero po yung ano niyan eh, yung mga baba para po yung lupa eh. Tsaka in case na may makawalang aso, hindi dito makakapasok baka basta. Tapos yung mga sa baba niya mga barbed wire, lalagyan ko pa rin po ng ano yan, ng antag dito ng mga yero para po kasi rolling po ng konti ito, medyo slant so hindi siya magbabaha talaga. Iiwasan ko lang yung baka maanod ng maanod yung lupa, so bababa talaga lalo. Lalagyan ko yero para salo lang dun mga kabakayard. So yan mga kabakayard, pansin nyo ko konti lang yung tipi, konti lang kasi yung ano, yung hindi ko na dinala yung mga tipis natin na nando dun sa luma kasi nga luma na, sira na, so pangit naman pag-uumpisa natin yung mga sira. So mas maganda talaga yung mga bago. So hindi totoo yan, bola lang yan. Order pa ako ng mga ano, ng pito pa yung gagawin sa Sunday. So mga 10 muna dyan kasi kakaunti pa naman yung ating mga kukord, kakaunti na kasi sila eh. Tapos yan, halos natansya ko na mga kabakayard hanggang dyan. Yan sa paganyan, natansya ko na parang ano, mga 18 to 20 tipis yung kasya. Tapos syempre may area pa rito. Yung area naman dito kasi ano mga kabakayard, ito mga naka scratch pen natin, yan, dyan natin lalagay yung ano natin, yung pinaka mga flying pen, yung mga in the future yan, dyan yung mga flying pen. Pero for now, lalagyan ko muna yan ng ano, ng mga kawayan. Tapos may net naman ako dun na magaganda na mga nadala ng daddy ko, so dyan ko na muna lalagay para alpasa nung mga hen na hindi ginagamit, tsaka nung mga sisiw syempre. Bago pa lang tayo dito, hindi pa natin pwedeng i-pre-range dito, baka lumiban, baka mawala, hindi makabalik. So yan mga kabakayard, ito yan sila. So ito mga kabakayard, yung ano natin, yung
gray gold natin, mga kabakard. Ang gaganda na po. Tapos healthy healthy talaga. Partida, inaabot pa yan ng bagyuhan. Sana all. Mga kabakard, buti na lang hindi talaga sila nagkasipon. Wala sa kanilang may sipong anim. So, 3 hen. Bakay, gaganda nung ino, no? Talagang ano, tisay na tisay. So, ito mga gray gold natin. Yan, gray. Tapos yan, gray gold din mga kabakay. Tapos yan. Tapos, eh, dito naman sa part na to, kung nilagay yung ano, kung ano nilagay yung tangkal, yung mga kulungan natin. So, yung ginawa natin, yung DIY ko, hindi ko pa nadadala dito. Pero, sa part na yan, dyan sa may lansones na puno, dyan ko ilalagay. So, dito, nagpatayo muna ako ng ano, parang maliit na pahingahan, silungan, tsaka yung aso ko, dinala ko na dito. Yan, para may bantay tayo. So, for now, ito muna yung ano, yung mapapakita ko sa inyo. So, utay-utay, pagagandahin natin dito. Tapos, basta magiging maayos dito talaga mga kabakard. Sa tingin ko lang talaga. Yan, kita nyo mga kabakard. Ang sarap tignan. Sarap nga maglagay dito eh. Sa araw-araw. Yun nga lang talaga, hindi pa pwede. Kasi nga, syempre, ang dami tayong trabaho. Kailangan nating ano, kailangan nating magpursige, humapit para sa ano, para matupad yung mga development dito. Kaya mas malaking tulong talaga mga kabakard kung talagang magkakaroon na tayo ng earnings talaga sa KYT. Talagang mapapaayos natin, malalagay ko yung mga gusto kong lagay dito mga kabakard. So yan mga kabakard, oh. Yan yung update muna natin dito. Ito na. Talagang nararamdaman ko na mga kabakard yung umpisa, ngayon po yung umpisa ng talagang proper na pag-aalaga, yung pinaka maayos na magiging pagbibreed ko, pagpapalaki ko sa mga mula sisiw hanggang maging ano sila, maging stag sila. So ayan, sa lahat ng mag-i-inquire, marami na tayong nakasalang, may mga pang-local band po tayo. Tapos straight dire-diretso lang po tayo afternoon, breed na po ulit tayo next sa December. Salang po ulit pang mga national band naman po dun, magmamarami po tayo ng salang sa pang national banding. So yan mga kabakard, papakita ko sa inyo mga kabakard yung isa-isa. Kakaunti naman silang ayun eh. So yan yung kay Sir Totong, ganda niya kay Sir Totong. Sir, napakaganda na po nung stags nyo. Saka yung isa, stags, dahil dalawa. Yan mga kabakard, oh. Ito pa. Ang Sir Totong, oh. Quality na. Talagang alagang-alaga natin yan. Ito yung mga puti natin. Mga binata na din. So, yan, oh. Ito isa. Yung pumpkin natin. So, ito yung brood cup natin mga kabakard. Si lemon sweater. Ito nga pala mga kabakard. Nire-ready rin namin. Ito lahi din po nung... Palahi ko din to dati. So... binigay ko lang dun sa aking best friend, sa aking kumparing si paring Danny Pabellano. So yan mga kabakard, multiple po yan, multiple times, alam nyo na yun mga kabakard. So marami ng beses niyang napatunayan yung galing niya mga kabakard. So age cock na yan mga kabakard, almost mga 3 years mahigit na to mga kabakard. So yan, almost 4 years na. Kaya ang ganda na ng bihis mga kabakard nung ano, heni natin. So yan, naka-ready na yan, nire-ready na namin. Siguro ang i-prefer ko sa kanya yung ano, yung lemon sweater. Kasi nga, kadiferensya to mga kabakard nung ano, nung bumagyo. Siguro napasabid to dun sa talian. So yan, medyo masakit po yung ano niya. Medyo masakit, oh yan mga kabakard, medyo sumakit yung tag dito.
yung paa niya. Tinanong ko kay Doc Abel, siguro baka daw nadali yung ano, yung litid. Pero sana ano mga kabakid, umayos pa, umuli pa para ano naman. Kasi sayang ito. Galing din to mga kabakid, eh. Local banded po 'yan mga kabakid. So ayan, may mga yung mga materials natin andito. Tapos yung isang puti, hindi ko pa nalalabas. Hindi ko pa kasi naayos yung mga pang-cording natin. So pagdating nung ano sa Sunday, maganda na po 'yan. So next vlog ko, madami nang tipis 'yan, may mga ano na po, may itsura na po talaga yung ating manukan. So ayan mga kabakid, ha. Yan muna yung update natin dito sa ating bagong location. So ayan. Ito naman mga kabakyard, yung pang early bird natin mga kabakyard. Yan. Para kasing malalaki na sa early bird yung ano natin, yung mga gray gold natin. So kasi salang nun ano eh, off season. Ito ano, tama talaga to. So yan mga kabakyard, hopefully maraming gold na. Tingin ko kasi tatlo, dalawang red. Tapos, ito, anak to ng Bates Black, eh. Yan mga kabakard. So, may white sa pakpak. So, hindi ko alam kung anong kakalabasan yan, kung lalaki o ano. Pero, medyo, ano po, lamang po lalaki dito. Siguro, 4-5. Pwede na yan sa early bird natin. Siya lang naman yung napaglimlim natin, eh. So, papasok na sa local yung mga ma-hatch dun. Nakandling ko na yun. 36 yun, ang walang similya 10, so 26 po yung ano, yung possible na ma-hatch. So yun, madaming anak, madaming ano, itlog na natira dun yung ano mga kabakid, yung tatlo, yung puti at saka yung ano, yung isang limited gold na kasama nila. Yun, medyo ngayong local band may anak na po yung mga puti natin na yun. So may puti rin dito mga kabakid, yun. May throwback white din dito, ayan oh. Wala naman akong wala naman akong binrodkak pa na puti. So ayan, sabi ko sa inyo mga kabakard, ganyan yung mga inahin natin na gold. Nagto-throwback siya talaga ng puti. Ayan, tingnan nyo, may puti doon. Pure white yun. Hindi ko lang alam kung magwa-white gold. Sana mag-white gold. Kasi nga, throwback naman eh. Kasi dati ganyan din yung ating ano, sinexing nun na puti, naging white gold. So yan, hopefully maging white gold. So yan mga kabakyard, ah. Lalaki na rin yan. And that's it mga kabakyard. So yan, ah, nakita nyo na po yung ano natin, yung bagong location natin. So sabi ko sa inyo mga kabakyard, ito na yung umpisa ng ating ano, ng ating journey sa pagmamanok. So by next year talaga, full blast po tayo dito. Marami na po talaga tayo dito mga nakakord. Marami tayong mga stags. Marami kayong pagpipilian mga kabakyard. Tsaka sa lahat ng nag-i-inquire, kung for sale tayo mga kabakyard. Kahit 1 month to 7 months, kahit hanggang stags, sisiw hanggang stags, for sale tayo mga kabakyard. Pwede ko po silang i-share sa inyo. So may mga nagpapareserve na rin naman po. Pwede naman po ng reservation fee para po anytime po. Pagka na-hatch na sila, tapos after 1 month, pwede na pong ipadala sa inyo. So, yun mga kabakyard, ha. Doon naman sa raffle natin. So, this month mga kabakyard, mangyayari na po. This November, mangyayari na po ang ating raffle. Kasi nga po, gaya ng pinangako ko po sa inyo, paglipat na paglipat po natin ng location, ito na po yun. So yan, paplanuhin ko na lang po kung kailan po yung pinakamagandang araw na mag-grapple tayo. So, kaya ano ha, keep on subscribing lang. So, comment your ano lang mga kabakyard, ha, yung name, your location, para naman makasali kayo. Habol-habol mga kabakyard, malapit na po. So, mamimili po ako dun sa dalawang stags na tinira ko talaga, maayos po talaga yun. Tapos isa pong siguro hindi na pulit. Hindi, pag hindi pulit, yung ano na po, yung medyo pabulhin na po na inahin natin. Early bird po yun mga kabakyard. So, pwede na po talaga yung isa lang. Kaya ano pang hinihintay mga kabakyard, subscribe na, hit notification bell mga kabakyard.
para updated po sa bagong video na nilalabas ng inyong One Backyard. Bye mga kabakyard. See you next vlog. Have a nice day and God bless.